Hello. Simula na tayo. Naalala ko pa yung nilibot ko yung buong paligid dun sa school nung recess. Nagpapudulas pa ako sa bad ng parte na yan sa hagdan at pataas baba sa hagdan at in-enjoy mga palaruan doon sa school. At paalala lang ah, ginagawa ko pa rin ito kahit tapos na yung recess. Eh, halos di ko nga nalaman na tapos na pala yung recess kahit sumilip na ako sa ibang classroom na nagdi-discussion na at nalaman ko lang na tapos na. Nung nakita ko ng teacher ko at pinapasok ako doon sa classroom. Pumasok ka na sa classroom! Ang kulit-kulit mo ah! Nagsasyabo ka ba? Grabe yung pawis ko noon. Para nag-gym. At dahil sobrang bibo ako ng panahon na yon, pinaghukas ko yung teacher ko ng aking puwet! Dahil natatay ako, natatandaan ko pa yung sinabi ng teacher ko habang hinugasan niya ako. Putik na putet! Ang taba! Hindi. Ano ba yan? Krito ka na, hindi ka pa rin marunong maghukas. Yan! At naalala ko pa na lagi ako nadadatna ng tatay ko na sobrang dungis at yung polo na sobrang dumi. Siyempre sa una nagalit siya. Pero natanggap din naman sa huli. Baka kasi nasa isip niya, ang dumi naman nito! Hindi ko tonak ah! At naalala niyo pa ba yung uso pa yung pellet gun na yan? Naghahanap pa kami noon ng kaibigan ko ng bala ng pellet at iipunin namin yon. Which is parambihan kami noon, di ba? At itong plastic spoon na to, pinaputol namin yung pangsubo o yung oblong na part niya para maging hugis kutsilyo. At dito ko rin naranasan na mabuli. Pero ibang usapan na yun. At alam nyo ba itong papel na to? Uso ito nung grade 2 pa ako. Ito din yung mga tipo na mga ka-classmate mo na bigla-bigla alalapitan na akala mo talaga may kailangan talaga. Pero papapiliin ka lang pala ng mga numbers doon sa papel. Ginawa ko rin ba yan? Hindi. Dahil hindi ko kayang gumawa ng kanyang itsura sa papel. Aeroplano pa nga lang, hindi ko na kaya. At itong legendary na pantasa. Ang ganda nito gamitin eh. Naalala ko pa na lagi may dalang ganito yung kaibigan ko. Kaya lagi ako nakikigamit kahit may tasa pa naman yung pencil ko. May good memories talaga dito, no? At akala nyo ba, wala rin bad memories? Absent yung kaibigan ko. Eh, ba't nandito to? Nandito rin siya sa ilalim ng lamesa ko. O sige, gamitin ko muna nga. Putik! Sira! Ala! Sinira yung manta si Nigelo, oh! Uy, bakit mo sinira? Sumpok kita kay Jello, ha? Alam mo yung ginawa ko doon? Wala! Tapatulala. Yun lang. Ang inosente kong tao, tapos ako sisisihin nila. At yun, hanggang sa pag-uwi, tinatakot pa rin nila ako. May service kasi ako, at may classmate ako na service niya rin yung service ko, so sabay kami umuwi nun. So ang nangyari, tinatakot niya ako. At hanggang ngayon, pinaniniwalaan ko pa rin na may nakasira na talaga sa pantasa, at para di siya malagot, nilagay niya yung pantasa doon sa ilalim ng desk ko para ako'y masisi at malagot, at para na din patakpan yung kamali ang nagawa niya. Kung sino man yung gumawa nun, bakit mo ginawa yun? At syempre, kung may good memories, meron din bad memories. Nandito napapasok yung may paboritong estudyante yung teacher. Yung nag-review ka ng matagal at matalino para sa exam, tapos paksak ka pa rin, kesa dun sa isang estudyante na puro tubo lang yung nakasulat sa test paper, tapos boom! Paano to nakapasa? Favorite food ba ng teacher namin yung tubol? At yung mga teacher na hindi mahinto yung pagjujoke sa estudyante kahit seryosong-seryoso na yung sitwasyon. Sir, nahihilo po ako. Masakit na po ng ulo ko. Mas masakit kapag walang ulo. Ah! Seryoso yan. Nangyari yan sa kuya ko eh. At yung kasabihan na, ang kulit-kulit nyo! O pa yung ibang session ng tahimik, edo dun ka! Kung gusto nyo i-share din yung experience nyo, edi comment down below. So yun lang. Bye.